guys, for today's mini vlog, ayan, pupunta kami ng palengke. Kasama ko nga pala ang aking mother. At yan, nandito kami sa may tricycle. At nandito na nga kami sa may palengke. At yan ang aking mother. Ang mother kong super sipag. Kahit na sobrang andami niya na nararamdaman, pero worth pa rin siya ng worth para sa amin, para sa mga anak niya at para sa mga apo niya. At sobra talagang blessed talaga ako dyan sa mama ko na yan, na kahit na medyo may pagkamasungit talaga minsan, gano'n naman talaga yung mga nanay, di ba? Na pagod kasi eh, kaya minsan hindi natin sila masisi kung bakit na napagagalitan tayo, kasi nga hindi natin nararamdaman yung mga nararamdaman nila, na gusto na nilang magpahinga pero hindi nila magawa kasi nga marami pa silang responsibilidad sa atin ng mga anak nila. Kaya sa mama ko, ma, sobrang mahal na mahal kita, alam mo yan. At papunta nga kami dyan sa pwesto kasi papakainin namin si Margo. May dala kasi kami pagkain na niluto ko kanina dahil nagugutom na yung alaga niya dyan sa may palengke yan. Masyado kasing animal lover ang mother ko at mahal na mahal niya yung mga alaga niyang aso dyan sa palengke, na minsan na nga nasisita na nga, pero yan, pakain-pakain pa rin siya. At yan, napahinto nga siya dyan kasi hinahanap niya yung resibo niya. Ewan ko anong resibo yun. Alam niyo ba guys, kahit na may sakit yung mama ko at masakit yung paa niya, nagtitinda pa rin siya. Kaya sobrang proud ako dyan sa mama ko kasi lahat ginagawa niya para sa amin. Tapos minsan na kahit na ang tigas ng ulo namin, napapagalitan kami, pero hindi niya pa rin kami sinusukuan. Ganoon man kasi talaga yung mga nanay, diba? At yun na nga, nandito na kami sa may pwesto namin. At ayan, si Marilyn ang aming kapitbahay dyan. At yan, naupo nga siya kasi hinahanap niya yung resibo. Hanap siya ng hanap. At hinahanap ko din si Margo. Wala si Margo, hindi ko makita. At yung nakita ko lang dito sa ilalim ay si Dodi. Yeah, si Dodi. Pero ang tawag sa kanya, hindi ko alam kung ano yun. Pero tawag ko sa kanya, Dodi. At yung bagong pusa ni Mother, binigyan ko na nga lang siya ng ulo. At yan na si Dodi, ang anak ni Margo. Yan, sabi ko, Marlon, videohan kita para, ano, dito sa vlog ko, para makita kaya, nahihiya-hiya siya. Ayan, na-miss ko yung mga ano, kachismisan ko dito sa palengke. Sobrang na-miss kong magtinda. Pero for today is nasa bahay lang ako. Pahinga muna ako sa bahay kasi may mga alaga ako. At yan na nga. Sabi ko dito rin si ano, si yan, mga kaasaran ko dyan, i-flex ko na rin sila. Shout out sa inyo. At sana matuwa kayo dahil na-flex ko kayo dito sa aking video. At yan, nahanap ko talaga si Margo. Hindi ko talaga siya mahanap-hanap, guys. Kasi gala talaga yung aso na yun eh. Masyado kasi pa-leader, ganon. Pero, ayan, nagpapakute yung anak niya. Sabi niya, siguro, thank you. At ito nga yung bagong pusa ni mama. Sobrang bait niya guys. Akala ko kakalmutin niya ako. At yan, ang bilis ng transition guys. At yan, namimili na nga kami nitong talbos kasi kumain daw ako nito, sabi na nanay ko, dahil sobrang baba na nga ng aking hemoglobin. At yan, kasi bumili rin kami ng gamot dyan guys, kasi alam nyo na ako, masyado talaga mababa yung aking hemoglobin. At meron po akong anemia, kaya umiinom ako ng gamot. Ang dami kong iniinom na gamot, na vitamins. At saka, every time talaga na may dalaw ako guys, bumababa talaga yung aking hemoglobin. Sobrang nahihirapan akong huminga at namumutla talaga ako, na yung mga mata ko, yung ilalim ng mata ko guys, sobrang putla niyan, pati yung mga kuko ko. Kaya yung mama ko, nag-aalala siya masyado sa akin. Kaya at yan, pinamili niya na rin ako ng mga gulay-gulay kasi hindi na nga kami nagugulay guys, puro kami karne. Pero guys, sobrang mahal na ng gulay ngayon. Grabe. Ang taas-taas ng gulay ngayon. At yon, namili na nga rin kami nitong miswa kasi magluluto ako ng ginisang miswa yung may giniling. Balik nga tayo guys to sa aking kinakwento about sa sarili ko. At yun nga, nagpa-check up kasi ako nung nakaraan at kailangan ko talagang
iraspa guys, kayo rin yung aking mattress kasi mga buong dugo every time na niraregla ko or may dalaw ako, ang sobrang kapal daw talaga nung lining ng blood dun sa aking mattress, kaya kailangan ko talagang magpakayod. At yun nga, nandito nga kami sa may Walter Mart kasi nagyayay mama ko dito mag Walter Mart kasi kami dahil may bibilihin daw siya. Andito nga kami sa may Jollibee at alas 5 na po ito ng hapon. Iwian na rin ng anak ko at after nito kasi susunduin pa namin siya, kaya bumili na rin si mama ng aming hapunan para hindi na raw ako magluto. At yan ang aming mga pinamili, at habang may pinuntahan si mother saglit at naghahantay ako dito sa Jollibee, ayan, i-flex ko sa inyo ang aming mga pinamili. At dito nga, pumunta pa ako dito sa may Mercury Drug kasi nga, talagang pinilit ako ni mother bumili ng gamot na kailangan ko dun sa aking sakit. After nyan yun guys, ay nandito na ako sa school kasi nga, and susunduin ko na rin yung aking anak nyan. Sinabay na rin namin siya habang nagpapaload si mama dun sa may kanto. Sabi ko, susunduin ko muna yung anak ko. At yan, medyo wala pa siya dyan kasi napaaga ako yata ng mga 3 minutes or 5 minutes yan. At hanggang dito na lang po. Maraming salamat po!